Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Rappi ng Come to Jesus Community Church of Antipolo. Welcome po sa aming online midweek service. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Bago po tayo mag-start, awitan po muna natin ating Panginoon. Oh,
Purihin po ang Panginoon sa awitan po na ating narinig. Ayan. Muli po, ako po si Brother Rapi ng Come to Jesus Community Church of Antipolo. Welcome po muli sa aming online midweek service. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at sa mga kapatiran ko po dyan sa Come to Jesus. Ayan, magandang gabi po sa inyo at sana po lahat po kayo dyan nasa mabuting kalagayan din po. Ayan, bago po tayo mag-start, nais ko po sanang imbitahan kayo sa maikling panalangin. Sige po, manalangin po tayo. Pikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga mapag-aaralan namin, lahat ng masasambit ng aking bibig, Panginoon, ay yung salita nyo lamang, Panginoon, yung mensahe nyo lamang po sa bawat isa sa amin, maging sa inyong lingkod. Lord, gabayan nyo po ako na maghahayag ng inyong salita, Panginoon. Lukuban nyo po ako, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Lord. At nawa, Panginoon, sa lahat ng makakapakinig nito, Panginoon, tumimo, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan ng lahat ng maririnig nila, Lord. Maraming salamat po. Basbasan niyo po, Panginoon, ang gawaing ito, Lord God. At kayo lamang, Lord, ang may taas mapapurihan sa gawaing ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan, sige po. Mag-start na po tayo. Alam niyo naman po na sa mga nangyayari sa paligid natin, no? So, sa ibang bansa po na palala ng palala, no? Yung meron na namang bagong virus, yung panibagong version ng virus na sinasabi nilang mas malala pa raw at nag-mumutate talaga yung virus. So, at marami ng bansa ang naka-lockdown at magla-lockdown pa. Ganun din dito sa Pilipinas. So, pinagbabawalan na yung mga taga-ibang bansa na makapasok dito sa Pilipinas. So, dahil po dyan, lalong humihirap po yung sitwasyon natin at marami sa atin ang nahihirapan lalong-lalo na financially dahil hindi pa rin po bumabalik yung mga trabaho natin, marami nang nawalan ng tuluyan. So, dahil po dyan, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa temptation. So, dahil sa naghihirap po yung ating kalagayan sa ngayon dahil po sa pandemya, marami po tayong temptation na kinaharap. So, kahit nga po walang pandemya, araw-araw talaga may temptation tayong kinakaharap. So, kaya po pag-aaralan po natin yan ngayong gabi. At pinaka-the best po na example na pagdating po sa temptation, yung talagang nagtagumpay dyan, ay ang Panginoong Jesus. So, babasahin po natin yan sa Matthew 4:1-11. Basahin po natin. Ayan. The temptation of Jesus. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left him and angels came and attended him. Purihin po ang salita ng Diyos. Ayan po, no? Si Jesus po, bago po siya nag-start ng ministry niya, alam niya po na marami po siyang kakaharapin ng mga temptation. At yung mga po hindi pa nga po siya nag-uumpisa, si Satanas na mismo yung nagbigay ng tukso sa kanya. So, napagtagumpayan niya po yun dahil nga po, dahil nag-prayer and fasting po siya. So, tayo po, kailangan din po natin mapagtagumpayan yan. Kaya dapat po, gayahin natin kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ngayon po, yung temptation na yan, yung tukso na yan, ano po ba yan? Ano po bang ibig sabihin yan? So, sabi ko nga kanina, no, araw-araw natin yan, araw-araw po natin yan
nararanasan, meron po tayo sa araw-araw na nakakatagpo ng mga tukso o temptation. So, lalong-lalo na po ngayon na naghihirap po yung kalagayan natin. So, paano natin mapaglalabanan yung tukso na yan or temptation na yan? Una, alamin po muna natin, saan po ba nanggagaling yan? Ano ba yung mga pinagmumulan ng temptation o tukso na yan? Unang-una, yan po kasing tukso na yan or temptation, yan po yung mga pagnanasa ng ating laman, yung mga kagustuhan natin, yung pride natin, yung gusto natin marating. Yan po yan eh. Yung, for example po, yung mga katulad sa kayamanan, sa pagkain, yung mga gusto natin kainin, mga hindi natin nakakain, yung mga sexual pleasures na kailangan ng katawan natin. So marami po yan, maraming forms po yan. Tsaka yung mga gusto natin marating sa buhay, gusto natin umasenso, gusto natin na magkaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno. So lahat po yan, yan po yung mga tukso. Yan yung mga bagay na mga magaganda na gusto nating marating sa buhay. Ngayon po, paano po ba natin, bakit po ba tayo bumibigay sa tukso o sa temptation? Ano ba yung mga dahilan? So meron po akong tatlong dahilan kung bakit bumibigay tayo sa mga temptation. At ito po yung number one. Number one po, why do we give in into temptation? We are attracted by it. So, naa-attract daw po tayo sa temptation. Siyempre naman po, di ba, hindi naman tayo matetempt kapag hindi po yan attractive. At katulad din po yung ginawa ng Satanas, ni Satanas sa Panginoong Jesus. So, pinakita sa kanya yung mga kingdoms, tsaka yung kagandahan ng mga kingdoms na yun. Yun ang inoffer ni Satanas kay Jesus na ibibigay niya sa kanya lahat kung luluhod siya kay Satanas. Pero kasi alam ng Panginoong Jesus ang salita eh, dahil siya nga din yun eh. So, napaglabanan niya yun. So, hindi siya nalinlang ni Satanas. So, tayo, ganun din sa araw-araw. Kailangan po maging wise po tayo, no? Meron po tayong dapat wisdom sa mga araw-araw na kinaharap natin. Kasi hindi po lahat ng mga nakikita natin na maganda sa pandinig natin, yung maganda sa mata natin, nakakasigurado na tayo pag na hindi galing sa masama or baka yan mga naririnig natin or nakikita na natin yan na magaganda at tinutokso tayo ng kaaway ni Satanas para yung lalong-lalo na po sa mga mananampalataya na para malinlang niya, para tumalikod sa Panginoon, para sambahin natin si Satanas, yung kaaway, at hindi natin sambahin ng Panginoong Jesus. So, kaya po tayo na-attract kasi maganda yan. So, hindi po tayo ma-attract kung hindi po yan maganda. Kaya, kailangan maging maingat po tayo dyan dahil sa temptation na yan. So, lahat po ng mga naka-attract, dapat po meron tayong wisdom dyan. Kaya dapat alam po natin ang salita ng Diyos. Kapag ka hindi po yan makakapagpalapit sa atin sa Panginoon, dapat po alamin na natin na hindi yan kalooban ng Panginoon na nagawa yan ng kaaway. So, sabi po sa 1 Timothy 6:9, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. So, hindi naman po masama yung maghangad tayo na yumaman, no? Kasi kung maganda naman po yung laman ng puso natin na yung kayamanan natin ay gagamitin natin sa kaluwalhatian ng Panginoon, wala pong problema doon. Pero kung yung yaman naman yan ay maglalayo sa atin sa Panginoon, ibang usapan na po yan. Kaya nga po, itong mga kayamanan na ito, ito yung magiging dahilan para mag-fall tayo doon sa mga temptation. Magiging trap to para tayo ay malayo sa Panginoong Jesus. So, number one po, we are attracted by it. Number two, we are enslaved by pet sins. So, why do we give in into temptation? Na-enslaved tayo dun sa mga pet sins. For example, yung maliit na pagsisinungaling. Kapag yan naging habit na natin yung pagsisinungaling na yan, although maliit lang yan, hindi natin namamalayan, kinakain na yung sistema natin yan. So, meron akong example na narinig na preach ni Pacquiao, ni Manny Pacquiao, ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang
isang event na nag-preach siya, no, about sa pusa tsaka sa ibon. So, ito kasing pusa, gusto niya makain yung ibon. So, paano niya makakain yung ibon? Eh, lumilipad yon. So, gumawa ng diskarte yung pusa. So, alam ng pusa na paborito ng ibon eh, yung mga uod. So, nagpain siya yung pusa ng uod. So, pinakita niya yun sa ano? Pinakita niya yun sa ibon. So, nakita ng ibon, lumapit yung ibon. Pero, hindi nakalapit basta-basta yung ibon dahil nga nandun yung pusa, nag-iingat din siya. Pero ito namang pusa, inoferan niya yung ibon. So sabi niya, bibigyan kita ng isang uod pero kailangan may kapalit na ano, isang pirasong pakpak mo. So dahil marami namang pakpak yung ano, marami namang pakpak yung ibon, edi kampante siya, pumayag siya. Di kada kain ng ibon, dahil nasarapan nga siya dahil paborito niya yung uod. Kada kain ng ibon ng uod, binabawasan niya yung pakpak niya. Eh hindi niya namalayan, kakakain niya ng uod. Hindi niya namalayan na nauubos na pala yung ano niya, yung pakpak niya. So ano nangyari? Dahil ubos na yung pakpak niya, hindi na siya nakalipad. So ano nangyari? Nakain siya ngayon ng pusa. So ganun po katuso ang kaaway. Papainan at papainan tayo niya ng mga paborito natin. Kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw na akala natin, ay, ano lang yan eh, maliit na kasalanan lang yan. Eh, patatawarin naman ako ng Panginoon yan eh. Hindi naman niya ako basta-basta, alam ko, mahal ako ng Panginoon, okay lang na gumawa ako ng kasalanan na ganito, tsaka maliit lang naman yan. Alam niyo po ang kasalanan, maliit o malaki, pare-parehas lang po yan. Kaya dapat po, yung mga kasalanan na yan, huwag nating alagaan yan. Yung mga, kapag naging habit na natin yung mga kasalanan na yan, kakainin po yung sistema natin yan hanggang sa patuloy na tayong matrap dun sa tukso na yun. So, upang para mapalayo tayo sa Panginoon. So, dapat po, ganyan po yung maging ano natin, ganyan yung perspective natin, yung thinking natin, na huwag natin gawing habitual yung mga maliliit na kasalanan. Iwasan natin yan. So, basahin po natin sa John 8:34, Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave. Who sins? So, pag nakagawa daw tayo ng kasalanan, maliit man o malaki yan, nagiging slave na tayo sa kasalanan. So, lalo pa pag naging habit na natin yan, di ba? Tuso ang kaaway, tuso si Satanas. So, nakain, example natin yung kanina, yung pusa at saka yung ibon, nakain niya ngayon yung ibon, di ba? Nang wala siyang kahirap-hirap, di na nakalipad eh. So, ganun din, baka hindi na tayo makalipad kapag ganun ang ginawa natin. So, number three po, we keep bad company. So, isang factor din po yan dahil sa mga taong sinasamahan natin kung bakit bumibigay tayo sa tukso or temptation. So, sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. So, sa mga sinasamahan din nating mga tao, so kailangan maging aware din po tayo dyan. Hindi naman ibig po sabihin nun na huwag na tayo makipagkapwa-tao. Siyempre, kailangan po natin makipagkapwa-tao dahil nga dyan tayo tinatawag ng Panginoon eh, para yung mga hindi mananampalataya, eh, manampalataya din sa Panginoon. Pero, mag-iingat din po tayo sa mga taong sinasamahan natin. So, dahil baka, imbis na maakay natin sila sa Panginoon, tayo yung maakay nila. Diba po? So, kaya bumibigay tayo sa mga temptation na yan dahil din sa mga taong kinakasama natin. So, mag-iingat po tayo sa mga taong kinakasama natin. So, kailangan magkaroon din tayo ng wisdom tungkol dyan. Ngayon naman po na nalaman na natin yung tatlong punto, no, na ulitin po natin, na why do we give in into temptation? We are attracted by it. Number two, we are enslaved by pet sins. And number three po, we keep bad company. Ngayon na nalaman na po natin yan, ano naman po yung kailangan natin gawin? How can we not give in into temptation? Paano naman gagawin natin para hindi tayo bumigay sa mga temptation? So meron din po akong tatlong punto. Ang number one po, anticipate and avoid
temptation. So, i-anticipate natin, iwasan natin yung temptation. So, kailangan, bago pa tayo matukso, bago pa tayo matempt, kailangan alamin na natin yung mga klase ng mga temptation na yan. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, so, inalam natin kung ano ba yung mga temptation na yan. So, dapat alam din natin yan. At ang sabi din sa Matthew 26-41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. For example na lang po, no? Dahil nga si Satan, hindi naman tayo o-offera ng mga, ano eh, ng mga bagay-bagay na hindi naman tayo ma-attract eh. O-offeran tayo niya ng mga posible tayong ma-attract. So, example na lang po. For example, may nagyaya sa atin na pumasok sa isang bar. So, alam naman natin na kapag pumasok tayo dyan sa bar, eh, pwede tayong pwede tayong makagawa ng kasalanan. So, dapat yan, ina-anticipate mo na. So, imbis na tumuloy ka pa, pumasok ka dyan, huwag ka nang tumuloy. So, dapat yung mga temptation na yun o tukso, tinatakbuhan yan, hindi yan nilalabanan. So, huwag tayong magmalaki sa sarili natin na sinasabi natin, ay, hindi ako magkakasala dyan pag pumasok ako dahil malakas ang pananampalataya ako. Hindi po dapat ganun. Huwag nating labanan yung tukso. Layuan natin yan. So, para mapaglabanan natin yan, kailangan patuloy tayong manalangin. Katulad nga po ng ginawa ng Panginoong Jesus sa mga disciples niya, no, na paulit-ulit na sinasabihan niya na magbantay kayo at manalangin. So, dapat ganun din po tayo para mapagtagumpayan po natin yung mga tukso na yan, yung mga temptation na yan. So, sabi dito, there's no wisdom in taking temptation head on. Don't fight temptation, flee from it. So, wag daw natin labanan. So, takbuhan na, takasan natin. Kasi alam naman natin na pwede pa tayong, pwede tayong matrap dyan, sa tukso na yan. So, number two, remember the consequences of giving in. So, alalahanin natin na sa lahat ng mga ginagawa natin yan, kapag tayo bumigay sa tukso o sa temptation, meron pong kaakibat yan na consequences kung ano yung mga magiging resulta niyan sa buhay natin. Pwedeng maranasan agad natin yan, agad-agad. Pwede naman maranasan yan natin pagdating ng panahon. So, yung mga decision natin, yung mga maliliit na decision natin regarding sa mga tukso, sa mga temptation, yung mga nagagawa natin, dapat po iniiwasan natin yan. So, dapat may wisdom tayo dyan para mapagtagumpayan natin yan kasi may kaakibat nga po na consequences yan na pagdudusahan po natin yan. Lalong-lalo na po, syempre, tayo pong mananampalataya, ano, paano kung abutan tayo sa pagdating ng Panginoon, edi namumuhay tayo sa kasalanan. So, saan tayo pupunta? Alam na natin yon. So, kaya dapat po maging ano tayo, maging wise po tayo dyan. So, number three po, focus on righteousness. So, ang Panginoong Jesus, isa lang ang focus niya na magawa yung kalooban ng Panginoon. So, paano natin magagawa ang kalooban ng Panginoon? Siyempre, pinakamatibay po na panglaban dyan, dapat alam natin yung kanyang mga salita. So, para maipamuhay din natin ang salita ng Diyos, kailangan alam natin yan. Kasi hindi nga natin mapapamuhay yan, kundi naman natin alam kung ano ipapamuhay natin. So, mag-focus tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Kapag alam natin hindi kalooban ng Panginoon niya, huwag na natin gawin. So, mag-focus tayo dun sa kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. So, amen, para mapaglabanan natin. Ang sabi sa Romans 16:19, be wise at what is good, but innocent in what is evil. We should be busy doing good that we don't have time to do bad. Mas maganda na po yung gumawa tayo ng gumawa ng mabubuti para hindi tayo makagawa ng makalimot na tayo gumawa ng mga masasama. So, yun po yung tatlo na ulitin po natin, no? How can we not give in, anticipate, and avoid temptation? Number two, remember the consequences of giving in. And number three, focus on righteousness. Doon tayo sa kalooban ng Panginoon para mapaglabanan natin yan, mga temptation. Amen po. Gusto ko lang po kayong iwanan ng isa pong Bible verse po na dapat po na pinanghahawakan natin. Ito po yung nakasulat sa 1 Corinthians 10:13. No temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear,
But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ayan, purihin po ang salita ng Diyos. So, dun lang po nagtatapos yung ating lesson sa araw na ito, no? Sana po may napulot po tayong aral, no? Gayahin po natin yung ginawa ng Panginoon. Basahin po natin ulit yung Matthew 4:1-11 na kung paano po tinempt ni Satanas si Jesus, oh, at paano napagtagumpayan ni Jesus yung pagtetempt, yung pagtutukso ng kaaway sa kanya. So, syempre po, through prayer and fasting, at syempre kailangan alam mo din ang salita ng Diyos. So, yun po, dapat maalam po tayo sa salita ng Diyos at patuloy tayong manalangin upang mapaglabanan natin yung mga future na makakaharap natin ng mga temptation na lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya para po mapagtagumpayan natin yan. Amen po. So, yun lang po. At sana po makapulutan po natin ng aral yung mga napag-aralan natin ngayong gabi. At samahan niyo po ako muli sa panalangin para po tayo ay pagpalain ng Panginoon. At gabayan niya tayo sa araw-araw. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng aming mga narinig at mensahe mo, Panginoon. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, sa lahat po ng mga nakapakinig nito, Panginoon. Ingatan niyo po ang inyong mga salita, Panginoon, na hindi manakaw ng kaaway, Lord God. Patuloy niyo kaming gabayan, Panginoon, upang mapaglabanan namin ang mga tukso na ibinibigay sa amin, mga temptation, Lord, na ibinabato sa amin ng kaaway, Lord God. Lord, maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo kaming gabayan ng inyong banal na espiritu sa araw-araw, Lord, upang magtagumpay kami sa aming pananampalataya sa inyo. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa pandemya na sa mga sakit, Panginoon, na sa mga virus, Panginoon, na kumakalat, Lord, at nawa, Panginoon, mawala ito, bumalik na sa normal ang lahat, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, gabayan niyo rin po ang aming gobyerno, Panginoon, upang kung paano, Panginoon, magpapalakad, Panginoon, ng aming bansa, Lord God. At ang lahat ng mananampalataya, Panginoon, ay patuloy na mag-share ng inyong salita, Lord, upang sa mga taong nabibigatan, Panginoon, sa mga panahong ito, Lord God, na maraming naghihirap, Lord God, maraming nadedepress, Panginoon. Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, at makapag-share, Panginoon, ng inyong salita upang sila po, Panginoon, ay makaabot din, Panginoon, ng grasya mo, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat sa binibigay mong pagpapala sa amin, sa buhay na binigay niyo sa amin, at sa grasya mo, Panginoon, sa anumang, Panginoon, yung mga pagkakasala namin sa inyo, Lord, hiningi po namin ang tawad po, Lord. At maraming salamat din, Panginoon, sa pribileyo, Panginoon, na mapaglingkuran ka. Maraming salamat po kay lamang itinataas namin sa pangalan ni Jesus namin, Diyos tagapagligtas. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.